Hello, what's up mga sir, madam, my idol. Good morning. 6:30 na po ng umaga, April 20, 2023, no. Update po tayo sa ating sisiw na kaber. Saktong 3 months po sila ngayon. Kung nasusubaybayan nyo po ito simula po nung pagkasisiw, eto na po sila ngayon. Titimbangin ko po kasi ang ngayong araw po na ito is magpuporga po ako. So ngayon titimbangin po natin. Ayun, nakapanghiram nga pala ako ng timbangan dun sa may tindahan dito banda sa may sa amin, no. Shoutout nga pala sa may-ari ng timbangan. Salamat. Ayun. Unahin natin mga sir idol. Ito yung pinakamaliit natin, no, yung lalaki na nagkasakit, yung kikempang-kempang ng lakad. Ito na po siya, naka-recover naman, kaya lang talagang maliit siya kung mapapansin nyo. Yan. Pero hinalo ko na siya. May mga ginawa po akong paggagamot dito, yung naandun po yung binitin ko siyang ganun para yung paa niya is nakalapat sa ano. Ito mga sir idol, tabi ka muna dyan. Ayan, titimbangin natin siya. Ayun. Tabi. Two and one fourth. No? Hindi. Hindi, hindi, hindi. Wait. Ito ang pinakamaliit, ano, 2 and 1/8. Yung pinakamaliit natin. Ayan, oh. 2 and 1/8. And then kunin naman natin yung pinakamalaki. Ito siya, guys. Umapa ka ng maayos. Oh, wait lang. Ayan, ayan, ayan. Ang hirap. 3 kilo na mahigit mga sir, madam, idol. Pero kukunin natin maigi. Alis. Malikot. 2 and 3.5 kilos na siya. Ang laki. Ayan ulit. Ayan po. And 3 months mga sir, madam, idol. Ayan. 3.5 kilos po ang pinakamalaki. And then magtimbang po tayo sa babae. Kahit isa na lang. Nagsiksik dyan. Ito po, babae, no, timbangin natin. Alis ka muna, ano, Kempang. May bansag po ako dyan sa aking maliit, si Kempang. two and seven eight yung ano mga sir, madam, idol, yung isang babae natin eh halos magkakasinlaki to, malamang mga ganong timbang din po sila lahat. So ngayon ito yung malaki natin is 3.5. 2 and 1/8 po yung pinakamaliit natin, yung ito pong si Kimpang natin, no, at 2 and 1/8. And then ano yung isa, 3 and 1/8 yung babae. 3 and 1/8 ba yun? Yung isang babae. Ito po ay 5 piraso. So ngayon dahil petsa 20 na, puporgahin na naman po natin sila ngayong araw na to. So magtitimpla muna ako ng pamorga, guys. Dito sa alaga kong kaber, ano, libangan ko lang to, kaya po ako nag-alaga uli nito. Pero dati na po ako nag-aalaga talaga ng ganito ng pailailang piraso. Bumibili po ako.
Everyday po, ang ginagawa ko is naglilinis po ako ng kanilang kulungan. Kung napansin nyo po, ayan po. Ayan. Kiniskis ko po yung mga dumi, winalisan. Ayan. Tinanggal ko po yung kanilang pakainan dyan. And pansamantala, inilalabas ko po yan sila. Nakakagala po, gala-gala po yan sila dito sa taas ko. Ayan, ayan po sila ngayon. Nandyan po sila sa ilalim. Yun o. So, ngayon, dahil pang 3 months nila, ako po ay magpupurga na naman. Every month po ako nagpupurga, kada pitsa 20. Ang ginagamit ko lang pong pamorga ay B-Rex. O, yan. Hindi ko po ito, ini-endorse, no, ang pamorgang ito. Subalit ito lang po ang nakasanayan kong gamitin simula po nung naglumabas yung mga ganto. Ganto po ang ginagamit kong pamorga ng aking mga sisiw kahit po sa mga manok panabong. No. So ayun guys, magtitimpla muna ako ng pangporga. Ang init na mga sir, madam, mga idol. Guys, ito nga pala ang gamit nating pamorga na B-Rex. Ang titimpla, tatapang-tapangan ko po ng timpla kasi malaki-laki na po sila. Ito lang po muna. Lalagyan ko po ito ng kalahati. Ito kasing B-Rex mga sir idol, no, ginagamit ko to kung halimbawa po pang maramihan. Dalawang sachet po nito sa isang galon, 50 chicks na po yon. So ibig sabihin kung kalahating galon is isa po nito. Dahil nga po medyo malalaki na sila, ang ginawa ko po, ang isang sachet po nito ay hinati ko, no. Ito po ay 5 grams. So 2.5 grams ang ihahalo ko sa isang litron tubig kasi malaki-laki na naman po sila. Ganun po ang ginagawa ko mga sir, madam, idol. Dadagdagan ko lang ng tubig. So ayan mga sir, madam, idol, puno na po ito, no. Guys, kaya po pala nung tinimpla ko ito is hanggang dito lang po ang tubig para pag naglagay po ako, maisi-shake ko po, no, para hindi na po tayo gagamit ng panghalo. May shake po natin and then saka ko na lang po dinagdagan na mapuno. So ibibigay na natin guys. So ayun mga sir idol, pumasok na rin ako sa kanilang kulungan. Ito, bibigay na natin. Yan. Yan lang muna yan. Ayan, umiinom na po. 3.5 kilos and 3 months. Sa loob po ng 3 buwan, no? Ayan na siya. Ayan. So, purga lang tayo ngayon and then mamaya, siguro mga 10 o'clock, pakakainin ko na sila. Gusto ko rin sanang tumambay kahit mga 1 to 2 days. Kaya lang hindi ko magawa, ano, kasi baka magutuman sila. Ayan na po. Ayan guys, no. Ayan kasi sa totoo lang, ayan. Stress reliever ko na rin po 'yan eh kapag gagaling po ako sa labas, no. Ang dami mong mga iniisip na kung iba-iba. So pagdating ko dito sa bahay, aakyat ako dito sa taas. And then, ayan, asikasuhin ko sila, lilinisin ng kulungan. Everyday po ako naglilinis ng kulungan para po laging malinis. Kaya sa awa ng Diyos, ano, yan po yung resulta ng ginagawa natin na ano, pagod man, galing ka sa paghahanap buhay and then mag-aasikaso sa kanila. Pero worth it, sulit naman. Kaya nga po hindi ko magawan tumambay eh, kasi baka magutom sila, baka mamayat. So ayun guys. Hello mga sir idol. No, at 10 a.m. na, no, mula nung binigyan nil natin sila ng pamorga.
And then ngayon 10 a.m. na, bibigyan naman natin sila ng pagkain. Tingnan nyo guys yung pamurga kanina. Ayan po. Yung lalagyan. Wala na pong laman. No, naubos na po agad nila. So, pakainin natin. Malakas po talaga sila sa tubig. Ngayon naman mga Sir Idol, ay meron po ako ditong ginayat na kangkong. Ito po, lagi ko po silang binibigyan ng ganito. Lagi ko po yan silang binibigyan ng ginayat na kangkong. Yan po ang aking sekreto para malaman po. Hindi lang po puro yung feeds ang ibinibigay natin. Bibigyan natin sila ng ginayat na kangkong. And then mamaya, bibigyan ko na rin po ito ng tubig. Ayan. Di na muna ako papasok dyan. Hayaan muna natin silang kumain ng kangkong. Tulak lang natin doon sa gitna. Ayan guys. Yang ginayat na na kangkong. Ayan, nakain po nila. Ayun, natumba na nga po yung painuman. Ayan. Kangkong muna sila. And then, ilalagay na rin po natin yung ating tubig. Yung kangkong na yan mamaya Sir Idol, ubos po nila yan. Okay. Urong. Mga Sir Idol, yung dating gamit natin na nung 1 month sila is Betracin Gold. And then nung nag 2 months sila, ang ginamit na natin ay Dextrolite. Ngayong 3 months sila Sir Idol, ay sinubukan naman natin ito. No? Electrolytes, dextrose, vitamins plus glycine. No, Electrogen po siya, soluble powder. No, hindi ko po ito in-endorso, kaya lang trinay ko rin po kung ano pong magiging epekto sa kanila sa pag-edad po nila ng 3 buwan sa ngayon. 3 months po sila. Ito, nagpalit na rin po ako ng panlagay sa tubig. So, ayan lang muna tayo guys. And then update na naman tayo sa mga susunod hanggang sa mapaitlog po natin ito. Hanggang dyan lang muna. Bye-bye!